magandang gabi uli sa inyo or good morning mga kababayan, Johnny the Bagger. So ko lamang pong mag-react dito sa akla na to. Ganito ho yung nangyari. May humingi sa kanya, yung puting nakikita ninyo dyan sa kanyang uluhan. May nanghingi sa kanya sa, I believe that's TikTok, ng tulong na isang ina na mahirap. Pakinggan nyo ho kung paano niya itong sinagot at paano niyang inaglahi ang kahirapan. Ang hindi ko pa nagustuhan dito, yung tawagin niyang tiyanak, yung anak ng mahirap. Tingnan, pakinggan nyo po. Ninang, sana matulungan nyo ako kahit lang pambili ng diaper at gatas ng baby ko. So nandito tayo sa airport today and it's 4:30 in the morning. Ano rin eh, no? Nasa airport. Pakialam namin, demonyo ka nasa airport ka. Ang aga-aga, oh my God. Pupunta tayo ng Paris today. So, grabe, wala talagang tao dito, tignan mo. Okay. Alam mo, gusto ko sana kitang tulungan, pero hindi ako gumawa ng baby na yan. Talagang di kang magkaka-baby. Wala kang matris. May pototoy kang hindi naman gumagana. Pang-wiwi lang. Kung basic needs na nga lang ng anak mo, hindi mo ma-provide, anong gagawin mo kapag lumaki na yung bata na yan? Sino magbabayad ng tuition fee na yan? Kita mong klase ng utak, ano? Pag lumaki ang bata na yan, sino magbabayad ng tuition fee niyan? Bakit sigurado kang mag-aaral yun? Sino magbabayad ng pagkain? Bakit anong sigurado gagawin? Kang kakain yun? Yun na nga eh, pag wala talaga kayong pera, huwag na kayo gumawa ng bata. Ay nako, palibhasa kasi kayo, gumagawa kayo ng, ginagawa niyo yung paggawa ng bata, kahit hindi naman kayo makakagawa ng bata. Binibili niyo lahat kasi, di ba, hindi kayo makakuha ng manggagawa ng bata. Ay nako. Di ko alam kung itong baklang walang matris na to eh, bitter sa tunay na ina, tunay na babae. Lang yan, hiningian lang ng tulong, ganito mga pinagsasasagot. And, huwag na kayo magdagdag ng tiyanak sa mundo. Sarap bugbugin, hindi ba? And, huwag na kayong magdagdag ng tiyanak sa mundo. Alam niyo ba, 10 ulit ko itong pinakinggan mula pa umaga. Yung huling yan, gusto ko po talagang marinig, huwag na kayong magdagdag ng anak sa mundo. Pero tiyanak talaga yung naririnig ko eh. Sige, tingnan nyo ha, ito, didiridiretsuhin ko na. Yung, Ninang, sana matulungan nyo ako kahit lang pambili ng diaper at gatas ng baby ko. So nandito tayo sa airport today and it's 4:30 in the morning. Ang aga-aga, oh my God. Pupunta tayo ng Paris today. Grabe, wala talagang tao dito, tignan mo. Alam mo, gusto ko sana kitang tulungan, pero hindi ako gumawa ng baby na yan. Kung basic needs na nga lang ng anak mo, hindi mo ma-provide, anong gagawin mo kapag lumaki na yung bata na yan? Sino magbabayad ng tuition fee na yan? Sino magbabayad ng pagkain? Anong gagawin mo? Yun na nga eh, pag wala talaga kayong pera, huwag na kayo gumawa ng bata. And, huwag na kayo magdagdag ng tiyanak sa mundo. Diba? Tiyanak talaga binanggit, napakawalang hiya eh. Alam niyo ho ang baklang ito. Isa sa mga video niya ha. Isa po siyang fashion blogger. Yung bayot na 'yan. Ayokong banggitin ang pangalan niya na Brian Boy. Yung baklang 'yan. Isa po sa mga video niya, sabi niya, siya po ay isang dating baklang mahirap na umangat sa lupa ng kahirapan. At ngayon, ubod ng grabing ugali yan, no? Kaya tama lang talaga naging bakla to eh. At hindi magkakaanak kahit kailanman. Diba? Dahil merong malfunctioning na uti na pang-ihi lang. Walang matris. Diyos ko. Alam niyo, may punto naman talaga po siya. Diba? Na kung wala namang kakayahan, diba, sa buhay, diba, huwag na yung mag-anak ng mag-anak. Kasi ang masakla po, kaming mga mahihirap, kami pa yung mahilig mag-anak eh. Bakit? Wala kasi kaming libangan, wala kaming TV. Hindi ganun yun.
Hindi namin ginagawang libangan ang pag-aanak. O, nagkataon lang talaga na biniyayaan kami ng Diyos na maging contributor ng tao sa lupa, ng mga munting anghel. At hindi kami pinababayaan ng Diyos na magkandamatay ang aming mga anak. Oo, humihingi kami ng tulong. Katulad ng babaeng humihingi sa kanya ng tulong. Kahit pang diaper man lang. Diba? Humihingi sa kanya. Magkano lang yung isang supot nun? Eh, alam nyo ho, eto, daig pa to ni Quarantina. Kumakita nyo dun sa video ni Quarantina sa YouTube channel yung Baby Quarantina. May kita kayo ron, pag mayroong batang namimit niyang maliit din kagaya niya, at may nakuha kami na stuff to, yung maliit na penguin o yun ang paborito niya, tsaka yung eagle. Basta ibon, penguin, ibon. Binibigay niya yun. Kinukuha na lang namin yung tag at pinapapunch yun pag nasa counter na kami. Yung ibon, pinadadala na ni Quarantina. Talo pa to eh. Diyos ko, pwede naman ang magsalita ng maayos. Diba? Hindi naman na wag nang dagdagan pa ng panglalait. Alam nyo, parang yung kasabihan eh, na baklang langaw na nakatungtong sa sungay ng barakong kalabaw, eh feeling niya mas malaki pa siya sa kalabaw. Diba? O yan, ganyan ito. Tama po, mami, diba? Kahit na may punto B man. Ang masaklap, hindi pa tumulong. Diba? Hindi pa tumulong. Matapos manglait. Walang nga, ipinost pa talaga kung sino yung humingi ng tulong sa kanya. And then kanina, I check his Facebook account. Wala man lang ka-remorse ang bayoteng ito. So feeling niya talaga, tama ang ginawa niya. Alam nyo, kahit pang content yun, hindi pa rin tama na apakan mo ang iyong kapwa. Diba? O kagaya niyan, paano kung paliguan na to ng mga tao, lait-laitin ang kabaklaan nito, sasabihin niyan, sorry na stress ako eh. Naalala ninyo si, ano ba yun? Yung bakla doon sa, yung nag-invent, yung kakamping na bakla, na sino ba yung namatay ng flight stewardess? Yung naka-lips to lips niya yon doon sa video. Tapos, gumawa, naging kakamping kang akla, gumawa siya ng kwento na meron daw tong lalaki, kumuha daw ng yung cups. Tapos nung makakuha na, bumira ng takbo palabas. Ganon, doon sa 7-Eleven sa Cubao. Yun pala, invento lang niya yun. Kasi hindi, si Rosales, tama po. Si Rosales na nakakuha ng public sympathy kasi siya yung sinisisi na siya yung jowa nito nung babae. Dasera ba yun? Yan, si Dasera. Ngayon, ang public sentiment po nakuha niya na hindi niya magagawa yun. Eh, certified bakla yan eh. Oh, di ba? Sabi nga, ako nga nagulat. Parang kilala ko itong baklang ito. Ayun na nga, hanggang naglabasa na si Valentin Rosales. Ito, di ba? Pagkatapos, ano nangyari kay Valentin Rosales? Oh, nag-public apology. Na-stress po ko. Diba? Kawalang iya. Yan ang problema rin naman kasi sa mga ano, sa mga nanggaling sa hirap, 'di ba? Yung mga nanggaling sa hirap na nakahimas lamang ng mga konting pera, akala mo eh, kung sino na. Gustong sumikat edi pasikatin, 'di ba? Oh, kita mo klas. Ninang, sana matulungan niyo ako kahit lang. Oh, buti nga tinawag ka pang ninang eh, kahit hindi naman bagay eh. Pambili ng diaper at gatas ng baby ko. So nandito tayo sa airport today and it's... Alam niyo, gusto lang yung pagmalaki rito na nandito tayo sa airport today. Di ba? Papunta tayo ng Paris. 4:30 in the morning. Ang aga-aga, oh my God. Pupunta tayo ng Paris today. Grabe, wala talagang tao dito, tignan mo. Alam mo, gusto ko sana kitang tulungan, pero hindi ako gumawa ng baby na yan. Kung basic needs na nga lang ng anak mo, hindi mo ma-provide, anong gagawin mo kapag lumaki na yung bata na yan? Sino magbabayad ng tuition fee na yan? Sino magbabayad ng pagkain? Anong gagawin mo? Yun na nga eh, pag wala talaga kayong pera, huwag na kayo gumawa ng bata. And huwag na kayo magdagdag ng tiyanak sa mundo.
doon ako nabuisit eh. Yung, anak ng mahirap, tawagin mo tiyanak sa anak ng kamote. Oh, ito sana mag-react ito sa mga panglalait. And I encourage everyone, iparamdam natin, let him taste his own medicine. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Ganun. Kasi mahirap yung sobrang bait tayo na unawain na lang natin. Bakla yan eh. Alanganin yan eh. Diba? Huwag ganun. Paramdam natin sa kanila ang equality. Total, gusto nila ng equality. Oh, yung panglalait mo, lalaitin ka rin namin. Pararamdam namin sa inyo, sa iyo, kung ano ang equality. Okay? So, brace yourself. Ay nako.